Going live in 3, 2, 1. Hi, I'm Mitzi. And hi, I'm Marco. And welcome to our FB Live guest award, Marguess. Good evening. Good evening. Good evening, Mr. John. Kuha na nung share badge. Ising nga anak. Good evening, Miss Ashley. Good evening. Good evening, Miss Avril. Good evening, Miss Maricor. Good evening, Miss Hazel. Good evening, Miss Sherry. Good evening, Miss Julieta. Good evening po sa ating mga bagong viewers, ha. May mga nakikita po akong bagong viewers. Good evening po. Good evening, Miss Des. Good evening, Miss Ninia. Good evening, Miss Jessica. Say good evening to Miss Jessica. Good evening, Miss Jessica. Say good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, Miss Na. Yam. Good evening, Miss Yam. Kuha na po tayo ng mga share badge. Good evening, Miss Julieta. Say good evening, Miss Julieta. Good evening, Miss Julieta. You say thank you po. Thank you po. Good evening, Mr. Lucky. Good evening, Miss Janaya. Hello. Hello, Miss Elvira. Good evening po. You say hello, Miss Elvira. Hello po. Hello po. Lola. Lola. Miss, hello. Hello, Miss Athi. Athea. Good evening, Miss Athea. Good evening po sa ating mga bagong viewers, welcome po sa ating FB Live. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. And welcome po sa ating FB Live guest award, Marguess! Good evening, Miss Julieta. Good evening, Mr. Raymond. Kuha na po tayo ng mga share badge. Good evening, Miss Erica. Good evening, Miss Vivian. Good evening, Miss Ivy Rose. Please keep on sharing po. Good evening, Miss Maricor. Good evening, Miss May. Please keep on sharing po sa mga public groups, ha. Patulong po tayo sa shares. Tapos paki-heart naman po yung live. Thank you po sa shares. Kung gusto niyo pong may dalawang paraan po say hello. Hello po. Hello po. Hello po sa Nueva Ecija. Hello po sa Nueva Ecija. Hello po sa Nueva Ecija. Good evening po. Hello, Mr. John. Hello, Mr. Kevin. Welcome po sa ating FB Live Guest Award. Kagaya pa rin po ng dati, magkakaroon po tayo ng 5 words na papahulaan. Good evening, Miss Esmeralda. Magkakaroon po tayo ng 5 words na papahulaan na dalawa po ang winners sa bawat word. Yung dalawang winners sa bawat word ay mananalo po ng T100 GCash. Good evening, Mr. Lucky. Ano madadagdagan ng 50 GCash kung makakapag-send siya ng proof na nakapag-share siya sa more than 5 public groups? Pa-shout out kay Miss Aya. Hello, Miss Aya. Good evening. Hello, Miss Christina. Good evening po. Hello, Miss Maricor. Good evening. Hello, Miss Andrea. Hello, Miss Janet. Miss Joanne. Miss Winwin. Good evening po. Good evening po, Miss Tet. Please keep on sharing po. Kuha na po tayo ng mga share badge. Hello to Miss Hello, Miss Raymond. Mr. Hello, Raymond. Hello, Mr. Raymond. Hello, Mr. Raymond. Hello, Miss Fatima. Say hello to Miss Fatima. Hello, Miss Fatima. Good evening, everyone. Good evening, Miss Yam. Good evening po sa Mindanao. Sana po dumami po yung viewers natin sa Mindanao. Miss Yam, pa-share naman sa mga groups sa Mindanao, ha? Hello po, Miss Grace Sam. Good evening po. Please keep on sharing po sa mga public groups. Yung sinasabi ko po kanina na meron po tayong dalawang ways para manalo. Opo, Mr. Jojo, visible po kayo at meron na rin po kayong share badge. Pwede pong mahulaan niyo yung words. At kung hindi niyo naman po mahuhulaan yung words, pwede rin po kayong maging lucky sharer. Paano pong maging lucky sharer? Isend lang po yung proof na nakapag... Isend lang po yung proof sa messenger ni Marco. Marco Antonio Panganiban. Hello, Miss Judy Ann.
na nakapag-send, nakapag-share kayo sa more than 20 public groups. Tip lang po, pag gusto nyo pong manalo po na lucky sharer, mga more than 100 po yung groups, kasi yung mga nanalo po, more than 100 po yung kanilang shares. Ang ating basehan po kung sino po ang mananalo sa ating lucky sharer, yung tatlo po na may pinakamaraming shares. Magkano po ang mapapanalunan ng ating lucky sharer? 100 GCash po. Kaya please keep on sharing po. Para kahit hindi po kayo manalo, wala po kayong mahulaan sa mga papahulaan po nating words tonight, pwede pa rin po kayong magkaroon ng chance na manalo bilang lucky sharer. Ia-announce din po natin mamaya yung ating tatlong winners sa ating ng tatlong lucky sharers nung Facebook Live natin last Friday. Hello po Miss Julieta. Hello Miss Jenny Rose. Top fan si Miss Jenny Rose. Good evening. Hello Miss Eva. Hello Miss Rachel. Opo, visible po kayo at meron na rin po kayong sharer badge. Hello Miss Kathy. Hello Miss Clarence. Parang na-miss natin si Miss Clarence last Friday. Hello Miss Riza. Good evening. Hello Miss Pesteca. Hello Mr. Reg. Good evening. Hello Miss Elsie. Good evening. Please keep on sharing po sa public groups. Tapos paki-live naman po yung heart. Patulong po. Paki-like din po yung Facebook page ni Marco. Ah. Marco Antonio Panganiban. Opo, Miss Jane. Visible po kayo at meron po kayong share badge. Hello, Miss Jan Jan. Good evening. Hello, Miss Jane. Good evening po. Opo, visible ka po. At meron ka na rin pong share badge. Si Miss Grace, may meron na rin po siyang share badge. Si Miss Jane, opo, visible, at meron na siyang share badge. At may isa pang Jane. Si Miss Jane Gonzal at si Miss Jane Solmayor. Good evening, Miss Jane. Hello, Miss Ronaline. Good evening. Say hello to Miss Ronaline. Hello, Miss Ronaline. Say good evening, everyone. Good evening, everyone. Hello. Busy daw si Miss Clarence sa school works last Friday. Okay lang naman yan, Miss Clarence. Na-miss ka lang namin talaga. Hello, Miss Chuna. Good evening. Good evening po. Please keep on sharing po sa mga public groups para makapag-start na po tayo in 1 minute. Kuha na po tayo ng mga sharer badge. Hello, Miss Jessica. Say hello to Miss Jessica. Say hello to Miss Jessica. Hello, Miss Jessica. Hello, Miss Evangeline. Good evening po. Hello, Miss Remy. Good evening. Hello, Miss Evad. Evad po ba? Good evening po. Kuha na po tayo si Miss Evad at meron din tayong si Miss Eva. Pareho po kayong visible. Kuha na po tayo ng mga share badge. Hello, Miss Joy. Kuha lang po tayo ng, i-like nyo lang po yung Facebook page ni Marco at kuha lang ka ng sharer badge para maka-join po kayo. Anybody po, everybody is welcome to join. Mas marami po tayo, mas masaya. Please keep on sharing po sa mga public groups. Paano po bang mag-join? I-like nyo lang po yung Facebook page ni Marco. I-like and subscribe nyo lang po yung kanyang YouTube channel, Marco Antonio Panganiban. At kuha lang po kayo ng sharer badge. Opo, si Miss Jenny Rose daw ay parating nanonood tuwing Friday. Thank you, Miss Jenny Rose. Si Miss Jen. Hello, Miss Jen. Good evening. Meron ka ng sharer badge. Hello, Miss Sarah. Good evening. Hello, Miss Jane. Ang dami nating Jane tonight. Tatlong Jane na yung nakikita ko. Hello, Miss Diana. Good evening. Hello, Miss Wensie. Miss Des, thank you for watching. Join na po kayo. Kuha na po ng sharer badge. Paano po ba tayo nagkakaroon ng sharer badge? I-share nyo lang po itong live sa inyong profile. Tapos po, i-public nyo po yung profile nyo. Pagkatapos po, i-share po sa mga public groups. Sa more than 5 public groups, kung gusto nyo naman pong mag-join sa ating lucky sharer, i-share nyo po siya sa more than 20 public groups. Mas marami po, mas malaki po ang chance ninyong manalong lucky sharer. Hello, Miss Wensie. Good evening po. Hello, Miss Jonaline. Good evening. Good evening, Miss Christine. Good evening, Miss Angeline.
si Miss Evangeline, ay, wala pa siyang nakikita ko po kayo, visible po kayo, pero wala pa po kayong sharer badge. Si Mr. Efren, opo, nakikita ko po kayo at meron po kayong sharer badge. Si Miss Jana, good evening, meron na siyang sharer badge. Kuha na po tayo ng mga sharer badge, mag-start na po tayo in 1 minute. Hello, Miss Eliza. Good evening. Kuha na po tayo ng mga share badge. Mag-i-start na po tayo ng ating Guess the Word in 1 minute. Please keep on sharing po sa mga public groups. Mas marami po kayong shares, mas malaki po yung chance ninyong manalo bilang lucky sharer. Kaya kung hindi po kayo mananalo sa ating mga papahulaan na words, pwede pa rin po kayong manalo tonight bilang lucky sharer. Paano po ba yun? I-share nyo lang po ito sa more than 20 public groups. At isend ang proof ng inyong share sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Mas marami po kayong ma-share, mas malaki ang chance na manalo kayong lucky sharer. Hello, Miss Christine. Good evening. Hello po sa Quezon Nueva Ecija. Si Miss Elvira po ba taga Quezon Nueva Ecija din? Hello, Miss Jonalyn. Excited na daw si Miss Avril, kaya mag-start na daw tayo. 1 minute po, kuha na po tayo ng mga sharer badge para makastart na po tayo ng ating first word. Hello, Mr. Prince. Hello, Miss Jen. Please keep on sharing po sa mga public groups. Patulong po sa shares, ha? Hello, Miss Sarah. I-announce din po natin mamaya ang ating hello, Mr. Daniel. Miss Daniel. Ah, Mr. pala. Mr. Daniel. I-announce din po natin, may share badge na si Miss Evangeline. Opo, meron na po. Si Miss Rosalyn, good evening. Good evening po sa Atilio family. Sinong lucky sharer daw last time? Mamaya po. Sasabihin po natin yan, yung ating tatlong lucky sharers for last Friday. Kaya kung gusto nyo pong sumali para sa lucky sharer for tonight, i-share nyo po ito sa more than 20 public groups. Mas marami po mas okay kasi yung atin pong mga winners, nasa 100 plus po yung kanilang shares. Si Miss Des, good evening po. Good evening, Miss Dao. Magpapakilala po kaming muli. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At welcome po sa ating FB Live Guess the Word. Margie! Mag-i-start na po ba tayo ng ating first word? Opo, mag-i-start na po tayo ng ating first word. Kaya, nakakuha na po ba kayong lahat ng ating mga sharer badge? Good evening kay Miss Jolene. Meron na po tayong sharer badge. Good evening kay Miss Elsie. Si Miss T. Hello, Miss T. Welcome po sa ating FB Live Guess the Word. Kuha na po ng sharer badge. Mag-i-start na po tayo ng ating first word. Uulitin ko po, sabi ni Miss, hindi daw ma-share sa more than 100. Pwede po, basta uulit-ulitin niyo siya. Pag one-time sharing lang po, hindi niyo po siya ma-share kaagad ng ganun kadami. Pero pag uulit-ulitin niyo po siyang i-share, ma-share niyo po siya sa more than 100. Si Miss Mika, ay visible. Meron na siyang share badge. Si Mr. Raymond, ay visible po. At meron na po siyang share badge. Si Miss Jonaline, hindi pa naman ako pagod. Mamaya pag mga 11 p.m, pagod na ako. Pero usually kapag natatapos po tayo ng ating fifth word, meron pa po tayong mga nag-i-stay na viewers. At nagkakwentuhan pa po kami. Kaya kung gusto niyo pang makipagkwentuhan mamaya, huwag po kayo kaagad umalis hanggang fifth word. Uulitin ko lang po ulit yung ating mechanics para sa ating game. Pakisiguro lang po na na-like nyo po yung messenger, ay yung Facebook page ni Marco, Marco Antonio Panganiban. At pakilike and subscribe din po yung kanyang YouTube channel, Marco Antonio Panganiban. At dapat po meron po kayong share badge. Magkakaroon pa tayo ng 5 words na papahulaan, 2 po ang winner sa bawat word ng 100 GCash na pwedeng maging madagdagan ng 50 GCash pag nakapag-send ng proof yung winner na nakapag-share siya sa more than 5 public groups. Kung hindi naman po kayo mananalo sa kahit na ano sa ating mga papahulaan na words for tonight, ay pwede pa rin po kayo magkaroon ng chance
na manalo bilang lucky sharer. Magkakaroon po tayo ng 3 lucky sharers, kaya please keep on sharing po sa public groups. Pwede nyo pong ipadala ang proof ng inyong share sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban po. At doon po tayo mamimili ng ating lucky sharer. Paano po natin malalaman kung sino ang ating lucky sharer? Yung 3 may pinakamaraming na-share po. Kaya mas marami po kayong ma-share, mas malaki po ang inyong chance. Paki-screenshot din po yung pag-like niya ng Facebook page si Marco at ng kanyang like and subscribe ng kanyang YouTube channel. Tapos po pag winner po kayo o lucky sharer, paki-send din po sa messenger niya. Mag-i-start na po tayo. Good evening po kay Miss Armina. Opo, visible po si Miss Jenny Rose. Good evening po. Hello po sa ating mga bagong viewers. Magpapakilala po kaming muli. Mag-i-start na po tayo ng ating first word. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. And welcome po sa ating FB Live. Guess the word. Marga! At pakinggan nyo na po. Ito na po ang ating first word. Ang ating po palang topic, ang ating pong mga categories for today ay pang-Christmas. Kasi September na po, bear na po tayo. Kaya malapit na po ang Pasko. Kaya ang ating pong mga papahulaan na words ay may kinalaman po sa Christmas. First word. Wala po munang sasagot ha. Hello Miss Bunch. Good evening. Wala po munang sasagot. Uulitin ko po ulit. Pagkatapos pong mabasa ni Marco ang ating mga clues, uulitin ko po ulit yung clues at hihintayin nyo pong sasabihin kong go, ha? Oh, read na, ano? Sandali lang po daw. First word. Pakinggan nyo na po yung mga clues. Unang clue. Pangalan at apelido ng kilalang Pilipino na ipinanganak ng December. Pangalawang clue. Mayroon itong 7 letra. Pangatlong clue. Binubuo ito ng 2 salita. Uulitin ko po muna. Wala po muna sasagot ha. Pagkasabi ko ng go, tsaka pa lang po kayo sasagot. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Opo, Miss Sophia. Visible ka po. Hello, Miss Bam. Good evening. Uulitin ko na po yung mga clues, pero wala po muna sasagot. Kokopyahin lang po nila yung sugot ninyo kapag sumagot na po kayo kaagad. Hintayin nyo po muna sabihin ko yung go, ha? Ito na po ang ating mga, kagaya po na sinabi ko kanina, ang category po natin ay Christmas. Hindi po si Jose Marie Chan, kasi po ay malapit na po ang Christmas. Bear na po tayo. Unang clue, pangalan at apelido ng kilalang Pilipino na ipinanganak sa buwan ng December. Pangalan at apelyido ng isang kilalang Pilipino na ipinanganak sa buwan ng December. Second clue, mayroon itong 7 letters. 7 letters, 2 words. 7 letters, 2 words. Pangalan at apelyido ng isang kilalang Pilipino na ipinanganak sa buwan ng December. Go! Hindi po Jose Marie Chan. Hindi po ito singer. Hindi rin po siya artista. Pero kilalang Pilipino po siya. Kilalang kilala niyo po ito. Sigurado po ako. Kilalang Pilipino na ipinanganak sa buwan ng December. 7 letters po ang kanyang pangalan at apelido. Siyempre, 2 words. Kasi pangalan at apelido. Hindi po Jesus. 7 letters po, pangalan at apelyido ng isang kilalang Pilipino na ipinanganak sa buwan ng December. Mahina daw po yung signal. Hello, Miss Nax. Hello, Mr. Daniel. Hindi po Jose Rizal. 7 letters lang po. 7 letters lang ang kanyang pangalan. Pangalan at apelyido ng isang kilalang Pilipino na ipinanganak sa buwan ng December. 7 letters, 2 words. Hindi po Jose Rizal, please keep on. Sa ating mga bagong viewers, good evening po. Meron pa po kayong chance kumuha ng share badge. Hindi pa po nahuhulaan ang ating first word.
Good evening, Miss Arlene. Thank you for watching. Kuha na po ng share badge. Hindi po ha, Sir Rizal. Hello, Miss Angeline. Good evening po. Please keep on sharing pa sa public groups, ha? Seven letters, two words. Pangalan at apelyido ng isang kilalang Pilipino. Seven letters, two words. Kilalang-kilala niyo po ito? Sigurado po ako, kilalang-kilala niyo po ito. Hello, Miss Mary Jane. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Babasahin na po natin ang pang-apat na clue. Pang-apat na clue, say. Pang-apat na clue. Siya ay Chinese-Filipino. Siya ay Chinese-Filipino. Babasahin na natin ang panglimang clue. Pakinggan niyo po ha. Ito na po ang ating panglimang clue. Kilalang-kilala niyo po ito dahil ang kilalang Pilipino na ito na ipinanganak sa buwan ng December ay ang... Panglimang na clue. Siya ang may-ari ng SM. Siya ang may-ari ng SM. Marami na po akong nakitang tamang sagot, pero meron na po kaninang naunang dalawa. Hindi ko alam kung paano nila nahulaan. Siyempre, kilalang-kilala nga naman nating lahat kung sino ang may-ari ng SM. Ipinanganak po siya ng December 25. At ang tamang sagot ay... Henry S. Wang. Henry C. Henry C. Henry C. Tama po yung mga sumagot ng Henry C. Marami na po ako nakitang tamang sagot simula kanina. At meron na rin tayong dalawang winners. Ang galing nga. Sigurado kasi talaga kung kilalang kilala natin, parang hindi ka pinanganak sa Pilipinas kung hindi mo kilala kung sino si Henry C. I don't know. Really? He is the owner of SM. Siya itong ating unang word na kilalang-kilalang Pilipino o Chinese-Filipino. Seven words, seven letters, two words, may-ari ng SM. At ito po ay si Henry C. Ang tamang sagot po para sa ating unang guest word ay Henry C. At ang ating winners para sa ating unang guest the word ay sina. Excited na ba kayong malaman kung sino yung naunang dalawang sumagot ng Henry C? Ang unang dalawang sumagot ng tamang sagot para sa ating unang guest the word na Henry C ay si Miss Avril at si Miss Ashley. Congratulations, Miss Avril. Congratulations, Miss Ashley. I-congratulate po natin si Miss Avril at si Miss Ashley. Sila po ang ating winners para sa ating unang guest the word na ang sagot ay Henry C. Hindi po Lucia Tan. Seven letters lang po. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kuha na po tayo ng ating share badge. Nasa pangalawang guest the word pa lang po tayo. Pwedeng-pwede pa po kayong mag-join. I-congratulate natin ang ating dalawang winners para sa ating unang guest the word na ang sagot ay Henry C. na si Miss Avril at si Miss Ashley de la Peña. Congratulations, Miss Ashley. Congratulations, Miss Avril. Say congratulations, Miss Ashley. Congratulations, Miss Ashley. Congratulations, Miss Avril. Congratulations, Miss Avril. Ipadala niyo po ang inyong GCash details sa Messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Kung gusto niyo pong madigdagan ng 50 ang inyong 100 GCash, mag-send po ng proof na nakapag-share po kayo sa more than 5 public groups. Paki-send din po yung picture na nakapag-like and subscribe po kayo sa YouTube channel ni Marco, Marco Antonio Panganiban, at nakapag-like sa kanyang Facebook page, Marco Antonio Panganiban. Huwag muna pong aalis kahit na nanalo na kasi pwedeng-pwede pa po kayong manalo. Pwede-pwede pa po kayong manalo ulit hanggang sa fifth word.
You're welcome, Miss Avril. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Magpapakilala po kaming muli. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At ito po ang ating FB Live Guess the Word. Marges! Please keep on sharing po sa ating mga public groups. Kasi kung hindi po kayo makahula ng word, pwedeng-pwede pa rin po kayong manalo bilang lucky sharer. Paano po bang maging lucky sharer? I-share nyo lang po itong FB Live sa inyong profile at i-share sa more than 20 public groups. At isend po yung proof sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Mas marami po kayong shares, mas malaki po ang chance na manalo po kayong lucky sharer. Kasi yung atin po mga lucky sharers, last Friday, na i-announce po natin mamaya, more than 100 po yung kanilang shares. Kaya kung gusto nyo pong manalo, siguro dapat mga ganun, mga more than 100 po yung inyong shares. Magpa-proceed na po tayo para sa ating pangalawang word. Good evening po sa ating mga kakarating pa lang. Good evening, Miss AC. Say good evening to Miss AC. Good evening, Miss AC. Good evening, Miss Shara. Kuha na po tayo ng sharer badge. Good evening, Miss Sarah. Opo, visible ka po. At meron ka na rin pong sharer badge. Good evening, Miss Katrina. Meron ka na pong sharer badge. Good evening, Mr. Gabriel. Start na po tayo ng ating pangalawang word. Sa ating pong mga hindi pa po nakakapag-like and subscribe sa YouTube channel ni Marco, pa-like and subscribe naman po ha. Meron po doon ongoing na gadget giveaway na siguradong magugustuhan ng mga nag-online class. Kaya kung gusto nyo pong magkaroon ng chance na manalo ng gadget, i-like and subscribe nyo lang po yung Facebook channel ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Sa mga nakapag-like and subscribe na po, salamat po! Pa-heart naman po ng live, tsaka patulong po ako sa share sa mga public groups, ha? Good evening po sa ating mga bagong viewers. Mag-i-start na po tayo ng ating second word. Sige, shoutout ko po muna yung iba. Hello, Miss Babylin. Hello, Miss Julieta. Hello, Miss Jennifer. Hello, Miss Divine. Good evening po. Welcome. Hello, Miss Clarence. Good evening po sa ating FB Live. Guess the word. I-start na po natin ang ating pangalawang word. Kaya magpapakilala na po kaming muli. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. And welcome po sa ating FB Live. Guess the word. Marges! Nasa second word na po tayo. Napakadali lang yata ng mga words. Madali nila masyadong mahulaan. Category pa rin po natin. Christmas. Second word. Unang clue. Pangalan ng gumawa ng number one na Christmas song sa Pilipinas. Pangalawang clue, mayroon itong 11 na letra. Pangatlong clue, binubuo ito ng dalawang salita. Hello, Mr. Warren. Good evening po. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Uulitin ko na po ang mga clues para sa ating second word. Wala po munang sasagot ha. Hintayin niyo pong sabihin kong mag-go. Wala po munang sasagot. Uulitin ko po muna ang ating mga clues. Please keep on sharing po sa mga public groups. Second word. Unang clue. Pangalan ng gumawa. Hindi po kumanta ha. Gumawa. Pangalan ng gumawa ng number one na Christmas song, hindi po kumanta, gumawa. Pangalan ng gumawa ng number one na Christmas song sa Pilipinas. Gumawa po, hindi kumanta. Mayroon itong 11 na letra. Binubuo ito ng dalawang salita. Go! Pangalan ng gumawa ng number one, hindi po Jomari Chan. Hindi po Jomari Chan. Pangalan ng gumawa ng number one na Christmas song sa Pilipinas. 11 letters, 2 words. 11 letters lang po tayo. 11 letters, 2 words. Pangalan ng gumawa ng number one na Christmas song sa Pilipinas. 11 letters, 2 words. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kuha na po tayo ng mga share badge. Hello, Miss Shinette.
Kuha na po tayo ng mga share badge. Pwedeng-pwede pa po tayong mag-join. Hindi pa po nila nahuhulaan ang ating second word. Good evening, Miss Agnes. Thank you for watching. Kuha na po tayo ng mga share badge. Please keep on sharing po sa ating mga public groups. Patulong po sa shares, ha? Hello, Miss Eliza. Good evening. Hindi po Jose Marichan. Hindi rin po Ariel Rivera. Pangalan ng gumawa ng number one na Christmas song sa Pilipinas. 11 letters, 2 words. 11 letters, 2 words. Hello, Miss Imelda. Good evening. Thank you for watching. Kuha na po tayo ng mga share badge. Pwedeng-pwede po tayong mag-join. Nasa second word pa lang po tayo. At wala pa pong nakakahulan ng ating second word. It's 11 letters, 2 words. 11 letters, 2 words. Take this, Jafla. 11 letters, 2 words. Pangalan ng gumawa ng number 1 na kanta na Christmas song sa Pilipinas. Jafla Sultan! Babasahin na po ni Marco ang ating pangalawang clue. Ang ating pang-apat na clue pala. Babasahin na po ni Marco ang ating pang-apat na clue. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kuha na po tayo ng share badge. Pwedeng-pwede pa po tayo mag-join. Wala pa pong nakakahulan ng ating second word. Pangalan ng gumawa ng kantang number 1 na Christmas song sa Pilipinas. 11 letters. 2 words. Ito na po ang pang-apat na clue. Pang-apat na clue. Isa siyang national artist. Isa siyang national artist. Vice Ganda is not a national artist. Isa siyang national artist. Itong gumawa ng number 1 na Christmas song sa Pilipinas ay isang national artist. 11 letters ang kanyang pangalan. Siyempre, 2 words kasi pangalan niya at apelyido. Ano ang pangalan at apelyido ng gumawa ng number 1 na Christmas song sa Pilipinas? At ito na po ang ating panglimang clue. Panglimang clue. Siya ang kompositor ng kantang Ang Pasko ay Sumapit. Sumapit. Ang Pasko ay Sumapit. Siya ang kompositor, panglimang clue. Siya ang kompositor ng kanta ng number 1 na Christmas song sa Pilipinas na Ang Pasko ay Sumapit. Sino itong national artist na gumawa ng ating number 1 na Christmas song na Ang Pasko ay Sumapit? Marami na akong nakikitang tamang sagot at meron na rin akong dalawang winners na kanina pa nakasagot. Ang national artist na ito na gumawa ng number 1 na Christmas song sa Pilipinas na Ang Pasko ay Sumapit ay si... Levi Celerio. Ang tamang sagot para sa ating pangalawang guess the word, ang pangalan ng national artist na gumawa ng number 1 song, number 1 Christmas song sa Pilipinas na Ang Pasko ay Sumapit ay si Levi Celerio. At ang winners natin para sa ating pangalawang guess the word ay sino kaya itong maswerteng ito? Maswerte masyado yung pangalan niya. Hulaan nyo nga. Ano ang pangalan ng maswerte? Ang ating winner para sa ating pangalawang guess the word ay maswerteng-maswerte ito. Pangalan na pangalan pa lang. Swerte na siya tonight. Si Mr. Lucky at si Miss Erica. Congratulations, Mr. Lucky. Congratulations, Miss Erica. I-congratulate po natin si Mr. Lucky at si Miss Erica. Hello, Miss Edith. Say hello to Miss Edith. Hello, Miss Edith. I-congratulate po natin si Mr. Lucky at si Miss Erica. Sila po ang winners ng ating pangalawang guess the word na ang sagot ay Levi Celerio.
Si Levi Salerio ang national artist na gumawa ng number one na Christmas song sa Pilipinas na Ang Pasko Ay Sumapit. Lahat yata tayo alam natin yung Ang Pasko Ay Sumapit. Pero hindi yata alam ni Marco. Do you know that song, anak? No. What do you know about Christmas? Jingle bells? Yeah, and that song that goes... Dun, 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 dun. Oh, okay, okay. You're welcome, Mr. Lucky. Lucky ka talaga tonight. Hello po sa ating mga bagong viewers. I-congratulate po natin si Mr. Lucky at si Ms. Erica. Sila po ang winners ng ating pangalawang Guess the Word na ang sagot ay Levi Salerio. O, alam niyo na po ha, ang kompositor ng Ang Pasko Ay Sumapit ay ang ating national artist na si Levi Salerio. Congratulations sa ating mga winners. Ipadala niyo po ang GCash details ninyo sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Kung gusto niyo pong madigdigan ng 50 GCash ang inyong 100 GCash, mag-send po kayo ng proof na nakapag-share po kayo sa more than 5 public groups. At kung hindi naman po kayo manalo sa kahit na anong word tonight, pwede pa rin po kayong manalo bilang lucky sharer. Paano po manalo bilang lucky sharer? I-share niyo lang po itong FB Live sa more than 20 public groups at isend ang proof sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Mas maraming shares, mas malaki po ang chance ninyong maging isa sa ating tatlong lucky sharers. I-announce po natin mamaya ang ating lucky sharers para sa ating FB Live last Friday. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Nasa pangatlong Guess the Word pa lang po tayo, kaya pwedeng-pwede po kayo mag-join. Kuha na po ng share badge. Paano daw po mag-join? I-like nyo lang po yung Facebook page ni Marco. I-like and subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel, Marco Antonio Panganiban. At kuha po na, i-share nyo po ito sa inyong profile para magkaroon po kayo ng share badge. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Good evening, Miss Angelique. Opo, nakikita po kita at meron ka pong share badge. Hello, Miss Mr. Vicente. Hello po, Miss Angelica. Hello, Mr. Paul. Good evening. Thank you po for watching. Kuha na po tayo ng share badge. Join na po kayo. Hello, Mr. Russell. Hello, Mr. Steven. Mr. Steven, wala pa po kayong share badge. Kahit si Mr. Russell, wala rin siyang share badge. Hello, Miss Maria Josa, good evening po. Good evening po. Pa-shout out daw po kay Herbie, Harry, Joffrey, si Glenn, at si Jeric, at si Raymond. Hello po. Say hello po. Hello. Hello. Sorry, po. Hello po. Hello po, Tito Herbie. Hello to po, Tito Herbie. Hello po sa Qatar. Good evening po. Si Mr. Steven, wala pa po siyang share badge. Si Ms. Krista, good evening po. Kukuha na po tayo ng share badge. Mag-i-start na po tayo ng ating third word. Visible po si Ms. Jane. Si Ms. Mine, good evening po. Good evening, Ms. Rosa. Hello po, Ms. Barbara. Good evening po. Wala pa po kayong share badge. Mr. Darwin, good evening po. Wala pa rin po kayong share badge. Kukuha na po tayo ng mga share badge. Mag-i-start na po tayo ng ating pang third word. Hello, Ms. Esther. Good evening po. Hello, Ms. Cindy. Nasa third word pa lang po tayo, Ms. Cindy. Pwedeng-pwede ka pang manalo tonight. At kung hindi ka naman manalo, makahula ng kahit na anong word, pwede ka pa rin maging lucky sharer. Hello po sa Pampanga. Good evening po. Good evening po kay Miss Jaquel. Good evening po. Good evening, Miss Rod, Mr. Rodman. Good evening, Miss Josie. Si Miss, ang winner daw po natin, sinong Erica? Si Miss Erica Tolosa po. Congratulations, Miss Erica. Hello, Miss Charmaine. Hello, Miss Thea. Good evening po. Please keep on sharing po sa public groups. Mag-i-start na po tayo ng ating pangalawang word. Sa mga hindi pa po nakakapag-like and subscribe ng YouTube channel ni Marco, paki-like and subscribe po, Marco Antonio Panganiban. Meron po dun ongoing na gadget giveaway. At kung gusto niyo pong manalo ng gadget na siguradong magugustuhan ng mga nag-online class, i-like and subscribe niyo lang po ang kanyang channel para maka-join po kayo. Si Miss Janet ay nakikita ko po pero wala po siyang share badge. Si Miss
Dr. Brian, good evening po. Thank you for watching. Kuha na po tayo ng share badge. Mag-i-start na po tayo ng ating third word. Hello po sa ating mga bagong viewers. You say good evening, everyone. Good evening, everyone. Start na po tayo ng ating third word. Kayo magpapakilala na po kaming muli. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. And welcome po sa ating FB Live. Guess the word. Marguess! At ito na po ang ating third word. Hello, Miss Sherry! Start na po tayo ng ating third word. Kuha na po tayo ng share badge. Third word. Hold on. Third word. Unang clue. Pangalan nito ng isang santo na sikat tuwing Pasko. Pangalawang clue. Mayroon nitong 7 na letra. Pangatlong clue. Binubuo ito ng isang salita. Babasahin ko pong muli ang ating mga clues. Wala po muna sasagot. Hintayin niyo pong sabihin ko po yung go, ha? Pero bago ko po yung start basahin, hello, Miss Alana. Good evening. Hello, Miss Josie. Good evening. Happy birthday kay Miss Luwinda. Luwinda. Hello po. Happy birthday po, Miss Luwinda. Hello, Mr. Cedric. Good evening po. Kuha na po tayo ng ating mga share badge. Please keep on sharing po sa mga public groups. Uulitin ko na po ang... Hello, Miss Lovi. Say hello to Miss Lovi. Hello, Miss Lovi. Good evening. Good evening, Miss Cindy. Good evening, Miss Eva. Good evening po sa ating mga bagong clues. Ito na po ang ating... Huwag po munang sasagot hanggat hindi ko po sinasabi yung go, ha? Ito na po ang ating third word, unang clue. Pangalan ito ng isang santo. Santo po ito. Hinahanap po natin ang pangalan ng santo, hindi po santo ninyo. Pero wala po muna sasagot, kokopyahin lang po nila yung inyong mga sagot. Pangalan po ng isang santo na sikat tuwing Pasko. Si Santo Willie o si Santo Rafi, yung mga sikat na sikat po tuwing Pasko, sino po itong santo na ito na sikat tuwing Pasko? Pangalawang clue, mayroon itong, hindi po Padre Pio, pangalawang clue, hindi, mayroon itong 7 letters. Pangalan ng santo na sikat tuwing Pasko. 7 letters. No one quarantines things like Gaston. 7 letters. Binubuo ito ng isang salita. Isang salita lang po. Isang salita. 7 letters. Isang salita, 7 letters. Pangalan ng santo na sikat tuwing Pasko, isang salita lang, 7 letters. 7 letters, 1 word. Pangalan ng santo na sikat tuwing Pasko, 7 letters, 1 word. Sino po kaya itong sikat na sikat tuwing Pasko? Itong santong ito ay sikat na sikat tuwing Pasko. 7 letters, 1 word. Basahin na po ni Marco ang ating pang-apat na clue. Pang-apat na clue. Hindi santo. Hindi santo o santo ang itinatawag natin sa kanya tuwing Pasko. Hindi natin siya tinatawag na santo. Hindi saint. Hindi saint ang kanyang tawag. Hindi tawag natin sa kanya ay hindi saint. Pero santo siya. Totoong santo ito. Ito na po ang ating panglimang clue. Panglimang clue. Yabi. Panglimang clue.
Ang santong ito, ang totoong pinanggalingan ng kwento ni Santa Claus. Ang santong ito, ang totoong pinanggalingan ng kwento ni Santa Claus. Sino itong santo ito na pinanggalingan ng kwento ni Santa Claus? 7 letters, 1 word. Sorry. Santo, pangalan ng santo, 7 letters, 1 word. Ang santong ito ang pinanggalingan ng kwento ni Santa Claus. Kanino nga ba ito nanggaling? Galing ito ang kwento ni Santa Claus na pinaniniwalaan nating lahat, lalong-lalo na ng mga bata, ay galing po ito sa kwento ng isang santo na napakabait sa mga bata at namimigay ng mga candy at mga laruan sa mga bata. Ang santong ito, ang pangalan ng santo na pinanggalingan ng kwento ni Santa Claus ay si Nicholas! Si Saint Nicholas! Pero Nicholas lang po yung ating hinahanap kasi ang sabi natin ay 7 letters lang. At meron na po kaninang mga naunang nakasagot ng Nicholas. Marami kanina nauna sumagot Santa Claus. Pero ang totoong pangalan, hindi po totoong pangalan ni Santa Claus ay Nicholas. Yung kwento po ni Saint Santa Claus ay kinuha sa buhay ni Saint Nicholas. Kaya ang tamang sagot para sa ating third word ay Nicholas. At ang winners para sa ating third word na ang sagot ay Nicholas ay sina... Eto, magkapangalan pa sila. Magkaiba lang ng spelling. Yung isa, C ang start. Yung isa ay S. Si Miss Sherry at si Miss Sherry. Dalawang Shari po yung ating winners para sa ating pangatlong guess the word na ang sagot ay Nicholas. Si Miss Sherry Lanceta, Shari Lanceta at si Miss Sherry Colorico. Congratulations po para sa ating winners ng ating pangatlong guess the word na Nicholas na si Miss Sherry with the letter S at si Miss Shari with the letter C. Congratulations po! I-congratulate po natin ang ating mga winners ng ating pangatlong guess the word na ang sagot ay Nicholas, na si Miss Sherry at si Miss Cherry. Congratulations po! Ang galing niyo sobra ha! Alam niyo kaagad kung sino yung pinakasikat na saint. Pero tama naman po kayo kasi sabi nga naman ay Santa Claus. Dito po sa buhay ni Saint Nicholas, ibinase ang katauhan ni Santa Claus. Si Saint Nicholas po kasi ay yung santo na napakabait sa mga bata. Binibigyan niya sila ng mga candies at mga laruan. Congratulations po para sa ating winners ng ating pangatlong guess the word na ang sagot ay Nicholas, na si Miss Cherry at si Miss Sherry. Good evening po sa mga bagong viewers natin. Nararamdaman niyo na po ba yung Pasko at naaalala niyo na po ba dahil kay Santa Claus? Mas maaalala niyo pa po yan sa ating pang-apat at pang-limang word. Kaya, sa ating mga bagong viewers, kuha na po kayo ng share badge kasi meron pa po tayong 4th word at 5th word. Please keep on sharing pa sa ating mga public groups ha. Sa ating mga ang mga winners na po natin, ang Nicholas po ay walang letter H. Kaya 7 letters lang po siya. Kuha na po tayo ng mga share badge sa ating mga bagong viewers. Hello, Miss Jennifer. Good evening po. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Magpapakilala po kaming muli. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At ito po ang ating FB Live Guess the Word, Marguess! Babasahin na po natin ang ating mga clues para sa ating 4th word. Pero bago po yan,
pa-like and subscribe naman po ng YouTube channel ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Salamat po sa mga nakapag-like and subscribe na. At sa mga hindi pa po nakakapag-like and subscribe, patulong naman po please, pa-support po ng YouTube channel niya, Marco Antonio Panganiban. Meron din pong mga ongoing giveaways doon. At magkakaroon din po doon ng mga videos na giveaway videos. Kaya kung gusto niyo pong mag-join sa mga giveaway videos niya, i-like and subscribe niyo lang po yung kanyang Facebook, kanyang YouTube channel, Marco Antonio Panganiban po. Opo, visible po si Miss Adeline. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kuha na po tayo ng mga share badge. Meron pa po akong nakikita na iba na wala pa pong share badge. Kuha na po tayo ng mga share badge. Hello, Miss Anime. Good evening. Good evening, Mr. Bumpy. Good evening, Miss Aya. Opo, visible ka po pero wala ka pa pong share badge. Good evening, Miss Babylin. Thank you po. Say hello, Miss Babylin. Hello, Miss Babylin. Hello, Miss Sherilyn. Hello, Miss Miles. Opo, kita po kita at meron ka pa pong share badge. Hello, Mr. Richard. Good evening. Meron na rin po kayong share badge. Please keep on sharing po sa ating mga public groups. Meron po tayong fourth at fifth word. Kung hindi po kayo mananalo sa kahit na anong mga words, please keep on sharing po. At kung meron po kayong more than 20 na shares, pwedeng-pwede po kayong mag-join sa ating Lucky Sharer. I-send nyo lang po ang proof ng inyong shares sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban. At pwede po kayong, baka kayo po ang ating maging Lucky Sharer for tonight. Ang basehan po natin ng Lucky Sharer, yung tatlong may pinakamaraming na share. Kaya mas marami po kayong masashare, mas malaki po ang chance na manalo po kayo bilang Lucky Sharer. Mamaya po, i-announce po natin yung tatlong Lucky Sharers natin para sa last Friday, noong August 27. Babasahin na po natin ang ating mga clues para sa ating fourth word. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Good evening po sa inyong lahat. Magpapakilala po kaming muli para ma-start na po natin ang ating fourth word. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. And welcome po sa ating FB Live. Guess the word. Marges! Fourth word. Tungkol pa rin po sa Pasko. Unang clue. Huwag niyo masyado naman galingan. Ulitin ko po ulit ha. Pag wala pa po yung go, huwag po muna kayong sasagot. Kasi pag sumagot po kayo, kukopihin lang po nila yon. Tapos may invalid yung answer ninyo. Kaya pagkatapos pong basahin ni Marco yung mga clues, uulitin ko po ulit yung mga clues. Tapos sasabihin ko po muna ng go, okay? Okay, unang clue po. Okay, hold on. Unang clue. Pangalan nito ng isang bagay na nakikita natin pag Pasko na sa unique na unique sa Pilipinas o sa Pilipinas lang makikita. Pangalawang clue, mayroon itong 5 letra. Pangatlong clue, binubuo ito ng isang salita. Uulitin ko po muna yung mga clues. Pagkatapos ko pong magsabi ng go, tsaka lang po kayo sasagot, ha? Hello, Miss Benj! Hello, Miss Cynthia! Kuha na po tayo ng sharer badge. Hello, Mr. Bumpy! Hello, Miss Alona! Hoping pa rin daw si Miss Alona. Meron ka pang fourth at fifth word, Miss Alona. Hello, Miss Michelle! Good evening! Hello, Miss Rosa! Good evening! Hello, Mr. Marvin! Opo, visible ka po at meron ka pong share badge. Si Miss Lori ay visible at meron din po siyang share badge. Hello, Miss Andrea! Hello, Miss Heidi! Uulitin ko na po ang mga clues para sa ating pangalawang word. Wala po muna sasagot. Mai-invalid po yung answer ninyo pag hindi ko pa po nasasabi yung go. At nakasagot na kayo. Kaya, huwag po muna sasagot, ha? Fourth word. Unang clue. Pangalan ito ng isang bagay na nakikita natin tuwing Pasko na unique sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang po ito nakikita tuwing Pasko. Pangalawang clue. Mayroon itong 5 letters. 5 letters?
One word. Pangalan ng isang bagay na nakikita natin sa tuwing Pasko, pero dito lang sa Pilipinas. Hindi nila ito ginagamit sa ibang bansa. Hindi kagaya ng Christmas tree na lahat ng bansang may Christmas ay gumagamit ng Christmas tree. Itong bagay na to, unique ito sa Pilipinas. 5 letters, one word. Wala pa pong go, ha? Ito pa lang yung go. Go! Kaya kung sino ang pumasok na tamang sagot pagtapos ng go, ay sila po ang ating mga winners. 5 letters, one word. 5 letters, one word. Itong bagay na ito ay unique sa Pilipinas. Bagay na nakikita natin tuwing Pasko na unique sa Pilipinas. Ano po kaya ito? 5 letters, napakadali. 5 letters, one word. Pang-apat na clue. Basta yun na yung fourth word na. Fourth word. Pang-apat na clue. Itong bagay na ito ay kamukha? Kamukha ng tinatawag na piñata ng Mexico. Itong bagay na ito na ginagamit natin tuwing Christmas ay kamukhang-kamukha ng tinatawag na piñata sa Mexico. Panglimang clue. Isinasabit natin ito sa ating mga tahanan. Sa pinto, sa bintana, sa taas ng Christmas tree. Ano itong bagay na isinasabit natin sa ating mga bintana, sa ating pintuan, sa ating mga tahanan, at inilalagay natin sa taas ng ating Christmas tree? Star? 5 letters, one word. Makikita natin ito tuwing Pasko. Unique ito sa Pilipinas. At isinasabit natin ito sa ating mga tahanan, sa bintana, sa pintuan, at inilalagay din natin sa taas ng ating Christmas tree. Excited na ba kayo mag-Christmas? Naka-ready na ba ito sa inyong mga bahay? O baka hindi nyo na tinatanggal? Meron ako mga bahay na nakikita na hindi na nila tinatanggal, ha? Tapos pagdating yung Christmas, pinapailawan na lang nila. At ang tamang sagot para sa ating pang-apat na guess the word na isang bagay na nakikita natin tuwing Pasko na unique sa Pilipinas ay... Mom, ansan na anak ko? Parol! At ang tamang sagot para sa ating pang-apat na guess the word ay... Parol! Sobrang galing nyo naman! Napakadali! Hindi ko alam kung napakadali ba ng ating mga pinapahulaang words o sobrang memorize lang natin ang Christmas at excited na ulit lahat tayo sa Christmas. Kaya alam na alam natin, pati si Marco, alam na alam niya. Nasagot niya kaagad kanina star? Na ang sagot, parol. Parol is also a star. Sabi niya star daw. Tama naman siya. Parol is, sa English, star. Pero ang tamang sagot ay, yung Tagalog word niya, parol. That's what I was trying to say. The parol or the star? The star. It's 4 words. No, 4 letters. 5 letters. Anak eh. It's not parol. It's not parol. It's not parol. S-T-A-R. Oh, see? It's wrong. That's only 4 letters. It should be 5 letters. I will get you. Ang tamang sagot para sa ating pang-apat na guess the word na isinasabit natin sa ating mga tahanan tuwing Pasko ay parol. At ang ating mga winners, hindi po stars, ha? Yun din ang sabi ni Marco, eh. Kasi hindi po niya alam yung Tagalog na parol. Kaya ang sabi niya, star daw. Pero kung 5 letters daw, stars. Tama naman. Pero ang sagot ay yung Tagalog word. Parol. Hello, Miss Ruby. Hello, Miss Ruby. Hello, Miss Ruby. Hello po sa ating mga bagong viewers. Ang sagot po para sa ating pang-apat na guess the word ay parol. Excited na tayong isabit ito sa ating mga bahay at ilagay sa ibabaw ng ating mga Christmas tree. At ang winners para sa ating pang-apat na guess the word na ang sagot ay parol, I see Miss Hazel Donas at si Miss Fatima.
Congratulations, Miss Hazel! Congratulations, Miss Fatima! Kayo po ang winners ng ating pang-apat na Guess the Word na ang sagot ay parol. Sobrang dali lang ito. Hindi pa ako nagsasabi ng go, may mga sumagot na. Kaya pasensya na po dun sa mga sumagot nung hindi pa po ako nagsasabi ng go, ha? Na invalid po yung inyong answer. Ang ating mga nanalo, dahil sila ang unang lumabas na mga comments, pagtapos kong magsabi ng go, ay si Miss Fatima at si Miss Hazel. Hazel Donis at si Miss Fatima. Congratulations po sa ating mga winners. I-congratulate po natin ang ating mga winners ng ating pang-apat na Guess the Word na ang sagot ay parol ng si Miss Hazel Donis, Hazel Legaspi Donis, at si Miss Fatima De Guzman. Congratulations po! I-send niyo po ang details ng inyong GCash sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban. At kung gusto niyo pong madagdagan ng 50 ang inyong 100 GCash, mag-send po kayo ng proof na nakapag-share po kayo sa more than 5 public groups. Nasa pang-apat na word na tayo, kaya kinakabahan na yung iba na baka hindi sila manalo. Kung hindi naman po kayo mananalo o makakahula ng kahit na anong word, pwedeng-pwede pa rin po kayong manalo bilang isa sa ating tatlong lucky sharer. Mag-send lang po kayo ng proof sa messenger ni Marco na nakapag-share po kayo sa more than 20 public groups. Mas marami, mas malaki ang chance niyong manalo kasi ang basehan po ng pagpili natin ng lucky sharer, yung tatlong may pinakamaraming na share. Yung ating mga winners na i-announce ko mamaya, sila yung winners ng lucky sharer last Friday. Kung stars daw ang sagot, dapat daw si Miss Ruby ang nanalo. Tama naman yung stars. 5 letters din yon. Pero ang hinahanap natin ay yung kanyang Tagalog word, parol. Hello, Miss Ruby. Thank you for watching. Hello po sa Isabella. Hello po sa ating mga bagong viewers. Sino sa inyo ang nakasabit na ang parol? O hindi na tinatanggal ang parol? Marami akong nakikitang ganyang mga bahay, hindi na nila tinatanggal yung mga parol nila. Para pag Christmas na, ready na kaagad sila. Nasa pang fifth word na po tayo. Hello, Miss Norma. Good evening po. Good evening po, Mr. J. Good evening po. Visible po kayo at meron na rin po kayong share badge. Good evening, Miss Christelle. Natutuwa po ako at may mga nakikita po akong mga bagong viewers at bagong pangalan. Meron daw silang mga sinend na ng mga shares. Opo, pwede po kayong mag-send ng mga proof ng inyong shares sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban, para kung hindi po kayo nanalo o nakahula ng kahit na anong word for tonight, pwede po rin po kayong manalo bilang lucky sharer. Mas marami po kayong na-share, mas malaki po ang chance ninyong manalo. Pwede pa rin po kayong mag-share until now kasi ongoing pa rin naman po yung ating FB Live. Ano po ang mapapanalunan ng lucky sharer? 100 GCash din po. Hello, Miss Cheryl. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Sa mga hindi pa po nakakapag-like and subscribe ng YouTube channel ni Marco, pa-like and subscribe naman po please. Patulong po. Pa-support po ng kanyang YouTube channel, Marco Antonio Panganiban. Meron po dun ongoing na gadget giveaway. Kaya kung gusto nyo pong manalo ng gadget na maganda po, gustong-gusto ng mga bata para sa kanilang online class, mag-like and subscribe lang po kayo ng mga YouTube channel niya. At magkakaroon din po doon ng mga videos na puro giveaway lang po. Kaya kung gusto nyo pong maka-join doon sa mga giveaway na yon, mag-like and subscribe po kayo sa kanyang channel, Marco Antonio Panganiban. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Pwedeng-pwede pa rin po kayong kumuha ng share badge. Meron pa po tayong isang word. Opo, yung shares po sa group po ha, sa public groups. New episodes in Money Heist. Kaya meron pa po kayong chance ha. Pag hindi po kayo nanalo ng kahit na anong word tonight,
pwede pa rin pong manalo. I-share nyo lang po ito sa more than 20 public groups. Mas maraming shares, mas malaki po ang chance manalo. Kaya ito, doon nyo na. Ang ating mga lucky sharers last Friday, na i-announce po mamaya, more than 100 po yung kanilang shares. Kaya please keep on sharing pa rin po sa mga public groups. Sino daw ulit ang nanalo? Ang nanalo po sa ating pang-apat na Guess the Word na ang sagot ay parol ay si Miss Fatima at si Miss Hazel. Congratulations! I-congratulate po natin sila. Bago po tayo mag-proceed sa ating panglimang word, babasahin ko lang po ulit ang ating 8 winners na po. Sa ating unang word, ang ating winner ay si Mr. si Miss Avril at si Miss Ashley. Sa ating pangalawang word, ang ating winners ay si Mr. Lucky at si Miss Erica. Sa ating pangatlong word, ang ating winners ay si Miss Cherry at si Miss Sherry. At sa ating pang-apat na word, ang ating winners ay si Miss Fatima at si Miss Hazel. Isend po ang GCash details ninyo sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Mag-i-start na po tayo ng ating fifth word, kaya huwag po muna kayong aalis. Meron pa po tayong fifth word. Kahit po yung ating mga winners, pwede pa rin po kayo ulit manalo. Magpapakilala na po kami. Si Miss Jane daw ay 256 shares na siya. Kaya kung gusto niyong manalong bilang lucky share, lampasan niyo po yung 256 shares ni Miss Jane. Thank you, Miss Jane. Please keep on sharing po. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Magpapakilala na po kaming muli para mabasa na po natin ang mga clues para sa ating fifth word. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. And welcome po sa ating FB Live. Guess the word. Marguess! At ito na po ang ating fifth word. I love family, guys. Ah, fifth word na tayo. Pakinggan nyo na po yung mga clues para sa ating fifth word. Come nearer kasi anak ko. Fifth word. Unang clue, pangalan ito ng ibang lahi kung saan nagmula ang karamihan sa ating tradisyon pagpasko. Pangalawang clue, mayroon itong 7 na letters. Pangatlong clue, binubo ito ng isang salita. Wait. Hindi ito 7 letters. Uulitin ko po muna mga clues. Wala po muna sasagot ha. Hello Miss Gracie. Nagsend daw po ng mga shares yung iba. Pwedeng-pwede niyo pa pong dagdagan ha para mas malaki po yung chance ninyong manalo. Uulitin ko na po ang mga clues para sa ating fifth word. Pangalan ito ng isang lahi kung saan nagmula ang karamihan ng ating tradisyon pagpasko. Mayroon itong 7 letters, one word. 7 letters, one word. Pangalan ng isang lahi kung saan nagsimula ang ating mga tradisyon tuwing Pasko. Ang hinahanap po natin ay 7 letters, one word. Sino kaya ang mananalo sa ating panghuling Guess the Word for tonight? Pangalan ng lahi kung saan nagmula ang mga tradisyon natin pag Pasko. 7 letters, one word. Pwedeng-pwede pa pong makahabol yung mga hindi pa nananalo. Si Miss Van, si Miss Alona. Miss Alona, dito din malakas ang ulan. Malakas po ba ang ulan sa inyo? Dito po sa amin malakas ang ulan. Sino kayang mananalo? 7 letters po ito. 7 letters, one word. Pangalan ng lahi kung saan nagmula ang karamihan sa mga tradisyon natin pag Pasko. 7 letters, one word. Good evening pa sa ating mga bagong viewers. Good evening, Miss Andrea.
pwedeng-pwede pa po kayong sumali sa ating fifth ward, kaya kuha na po ng share badge. Wala pa pong nakakahula ng tamang sagot para sa ating fifth ward. Pangalan ng lahi na kung saan nagmula ang ating mga tradisyon pag Pasko. 7 letters, 1 word. Hula pa! Pangalan ng lahi kung saan nagmula ang ating mga tradisyon pag Pasko. 7 letters, 1 word. Malakas daw ang ulan kila Miss Benj. Dito din malakas. Kaya siguro yung iba mahina din yung kanilang signal. Pero mas maganda naman po yung umuulan kapag gabi, di ba? Masarap matulog. Pero wag po muna kayong matutulog. Wag niyo po kaming iwanan, ha? Tapusin po natin ito. At pwedeng-pwede pa po kayong mag-share. Please keep on sharing pa din. Makakadagdag pa din po itong shares na ito para manalo po kayong lucky sharer. Lalong-lalo na po sa mga hindi po nanalo o nakahula ng kahit na anong word. Pangalan ng lahi kung saan natin kinuha ang karamihan sa ating mga tradisyon kung Pasko. 7 letters, 1 word. Babasahin na natin ang pang-apat na clue. Pang-apat na clue. Pang-apat na clue. Ito ay lahi ng isang bansa sa Europe. Ito ay pangalan ng isang lahi ng isang bansa sa Europe. Yugos. No, hindi. Pangalan, English word ang hinahanap natin, ha? Pangalan ng lahi. Pangalan ng lahi. English word. Pangalan ng lahi. English word ang hinahanap natin. 7 letters. 1 word. Pangalan ng lahi. English word. English word po ang hinahanap natin, na hindi po Filipino word. English word. Pangalan ng lahi kung saan nagmula ang mga tradisyon natin pag Pasko. English word, Miss Banch, in this English word ang ating hinahanap, hindi Tagalog. Pangalan ng lahi kung saan nagmula ang ating mga tradisyon pag Pasko. 7 letters, 1 word. Babas, wala pa pong nakakahula ng tamang sagot. English word po ang hinahanap natin, ha? Panglimang clue. Panglimang clue. Ito ring lahi na ito ang nagdala ng Christianism sa Pilipinas. Itong lahing ito, sila rin ang nagdala ng Christianismo o Christianism sa Pilipinas. Marami akong nakikitang sagot, pero ang hinahanap po natin ay English word. English word po ang ating hinahanap. Sino kaya ang makakakuha ng English word ng pangalan ng lahi na ito? 7 words, 7 letters, 1 word. English word, 7 letters, 1 word. Itong lahi na ito, dito nang galing ang ating mga tradisyon pag Pasko. Kasi sila rin ang nagdala ng Kristyanismo o Christianism sa Philippines. Ano ang pangalan ng lahing ito? English word. English word. Pangalan ng lahi, 7 letters, 1 word. English word. Pangalan ng lahi, 7 letters, 1 word. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Nasa panglimang guess the word na po tayo. Pero next Friday po, samahan niyo po kami ulit, ha? 9 p.m. Pangalan ng lahi na nagdala ng nagbigay ng ating mga tradisyon pag Pasko. At sila rin ang nagdala ng Christianismo o Christianism sa Philippines. 7 letters, 1 word. Ang hinahanap natin ay English word po. English word. English word ng pangalan ng lahi. I can give them a clue. What is your clue? Puedes harceme un sandwich. Oh, ganito daw ang salita nila, ha? Ayos, you talk na. Hola,
Can you say puede sarseme un sandwich? Yan! Ganyan ang salita nila. Ano itong lahi na ito? Itong lahi na ito kung saan natin kinuha ang ating mga tradisyon pag Pasko. Dahil sila din ang nagdala sa atin ng Kristyanismo o Kristyanism. Meron na akong mga nakikitang tamang sagot. Nanonood po ba kayo ng Dora? Yung salita ni Dora, anong lahi yun? Meron na akong mga nakikitang tamang sagot. At ang lahi, sasabihin na natin ang tamang sagot, ang lahi kung saan nanggaling ang ating mga tradisyon pag Pasko ay sa lahi ng mga Spanish! Spanish! Dito sa mga Spanish o sa mga Spaniards, natin nakuha ang ating mga tradisyon tuwing Pasko. Karamihan sa ating mga tradisyon tuwing Pasko. Dahil ang mga Spanish, sila rin ang nagdala sa atin ng Christianism o ng Kristyanismo. At ang ating mga winners, para sa ating panglimang guess the word, na ang sagot ay Spanish. O, uno, dos, tres, cuatro. Sa mga nanonood po ng Dora, alam na alam niyo po ito. Ang salita nila ay Spanish. Ang lahi nila ay Spanish. Ang bansa nila ay Spain. Ang Spain po dahil sila po ang unang nag-colonize sa atin. Si Dora the Explorer. Ang Spanish po dahil sila ang unang nag-colonize sa atin, sila rin po ang nagdala ng Christianism sa ating bansa. Kaya karamihan po ng mga Pilipino ay Christians o Catholics. Kaya sa kanila rin po natin nakuha ang mga tradisyon natin tuwing Pasko. Kaya, ang tamang sagot para sa ating panglimang guess the word, ang lahi kung saan natin nakuha ang ating mga tradisyon tuwing Pasko ay Spanish. At ang mga winners natin para sa ating panglimang guess the word ay sina Miss Ashley at si Miss Alona. Congratulations, Miss Alona. Congratulations, Miss Ashley. Ang mga winners po natin para sa ating panglimang guess the word na ang sagot ay Spanish ay si Miss Ashley at si Miss Alona. I-congratulate po natin si Miss Alona at si Miss Ashley. Sila po ang ating winners ng ating panglimang guess the word na ang sagot ay Spanish. Spanish o yung mga Spaniards ang pinagkuhanan natin ng ating mga tradisyon tuwing Pasko. Sila rin ang nagdala sa atin ng Kristyanismo. Ang sagot sa ating panglimang guess the word ay Spanish. At ang ating mga winners para sa ating panglimang guess the word ay si Miss Ashley De La Peña at si Miss Alona Tolentino. I-congratulate po natin si Miss Ashley. You're welcome, Miss Ashley. At si Miss Alona, i-congratulate po natin. Thank you po for joining us tonight. I-announce pa pala natin ang ating mga lucky sharers. Pero i-congratulate po muna natin ang ating pang-winner sa ating panglimang guess the word na ang sagot ay Spanish na si Miss Alona Tolentino at si Miss Ashley. Congratulations po! Congratulations po sa ating lahat ng ating mga winners. Gusto niyo po bang manalo kahit hindi po kayo nakahula ng kahit na anong word? Please keep on sharing lang po at isend niyo po ang proof ng inyong shares sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Tama daw po sana si Miss Elvira, sorry po. Umuulan po ba dyan? Hello, Miss Marianne! Na-miss ka na namin! Congratulations po sa lahat ng ating winners for tonight. Si Miss
Sa ating unang guest, the word si Miss Avril. Sa ating pangalawang guest, the word si Mr. Lucky at si Miss Erica. Sa ating pangatlong guest, the word si Miss Sherry at si Miss Cherry. Sa ating pang-apat na guest, the word si Miss Hazel at si Miss Fatima. At sa ating panglimang guest, the word si Miss Ashley at si Miss Alana. Congratulations po sa ating mga winners. Kung hindi po kayo natawag ngayong gabi, pasensya na po kayo ha. Baka next Friday, kayo naman po ang ating mga winners. Kaya please keep on joining us every Friday, 9 p.m. Hello, Miss Yusabel. Good evening po. I-announce pa po natin ang ating tatlong lucky sharers para last Friday. Kaya huwag po muna kayong aalis ha. Pero ipapaalala ko lang po na kung gusto niyo pong maging lucky sharer naman po kayo tonight at i-announce ito next Friday, na please keep on sharing po. Ongoing pa rin naman po yung ating live, kaya pwedeng-pwede nyo pa po siyang i-share. Pag meron po kayong share na more than 20, pwede nyo pong i-send yung proof sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Mas marami po kayong shares, mas malaki po ang chance na manalo kayo. Kasi po, nakabase po ang ating winners sa tatlong may pinakamaraming shares po. I-announce na natin ang ating mga lucky sharers para last Friday, para noong August 27. Yung mga ngayon po, Miss Jane, yung mga sharers po natin ngayon, next Friday pa natin i-announce, ha? Itong i-announce ko po ngayon ay yung mga lucky sharers last Friday, noong August 27 po. Kaya, kung nag-send po kayo ng shares para sa live po tonight, next Friday pa po yun. Baka sumama yung loob nyo pag hindi ko tinawag yung pangalan nyo. Hindi pa po ito para sa inyo ha. Para ito sa mga lucky sharers last Friday, noong August 27. I-announce na po natin. Good evening po sa ating mga bagong viewers. I-announce na po natin ang ating mga lucky sharers noong August 27. Ito po yung mga lucky sharers noong August 27 ha. At ang ating mga lucky sharers noong August 27 ay sina si Miss Leslie Del Mundo ulit. Lucky sharer kaya natin ulit next week si Miss Leslie Del Mundo. Si Mr. Christopher Lorente. At si Miss Catherine Bolor. Ang ating mga lucky sharers noong August 27 ay si Miss Catherine Bolor, Mr. Christopher Lorente, at si Miss Leslie Del Mundo. I-congratulate po natin si Miss Leslie Del Mundo, si Miss Catherine Bolor, at si Mr. Christopher Lorente. Sila po ang ating lucky sharers noong August 27. Kung hindi po kayo nanalo doon, please keep on sharing. Pwede po kayong manalo tonight. Bukod kay Miss Jane na siguradong winner na dahil sa kanyang 256 shares. Pasensya na po Mr. Raymond, yung pong lumalabas natin, yung una pong lumalabas po na comment. Kaya pasensya na po kayo. Pasensya na po ha. Pasensya na po sa ating mga... Ang pangalan ninyo ang lumabas sa inyong screen. Naka-base po kasi tayo sa ating screen. Kaya pasensya na po ha. Nakuha niyo po ba yung pangalan ng ating mga lucky sharers? I-congratulate po natin ang ating mga lucky sharers. Si Mr. Leslie, Miss Leslie Del Mundo, si Miss Christopher Lorente, at si Miss Catherine Bolor. Si Miss Joanne, opo, nakangiti pa rin daw ako. Kasi syempre naman po, marami po kayong nanonood. Kaya syempre gusto ko, good vibes lang po tayo. Kaya pasensya na po kayo ha, kahit po kung hindi po natawag yung inyong pangalan tonight. Marami po kasing factors kung bakit mas mabagal na pumapasok po yung comments ng iba. Sabi po ng iba, pwede po dahil mas mahina ang signal. Pwede rin po na spam, na i-spam daw po yung ibang mga messages. Kaya pasensya na po kayo ha. Gusto lang po natin syempre sumaya po tayong lahat. Hello Miss Jane! Oh, nakita na ni Miss Jane yung Pastillas video ni Marco. Pag hindi pa po kayo nakakapag-like and subscribe ng YouTube channel ni Marco, pa-like and subscribe naman po.
Marco Antonio Panganiban. Kung hindi po kayo nanalo sa kahit na anong word tonight, hindi po kayo naka... Paano pong mag-share daw sa mga groups? Marami po ba kayong groups, Miss Elvira? Dapat pong mag-join po kayo sa mga public groups. Tapos sa kanila nyo rin po i-share. I-share nyo po itong FB, Facebook Live. Itong FB Live na ito, i-share nyo po ito sa inyong profile. Hindi pa po tapos yung, i-share nyo po ito sa, wait lang po, sasagutin ko po yung tungkol sa Lucky Sharer. Ituro ko lang po kung paano po nyo ma-share ito sa inyong profile. I-share nyo lang po sa inyong profile. Tapos po, i-public nyo po yung inyong profile. Tapos i-share nyo sa mga groups. Ang ating tatlong Lucky Sharers, sila po yung ating tatlong may pinakamaraming shares. Tapos po yung may question po kung nai-announce na po ba ang ating mga Lucky Sharer for tonight. Hindi po tonight i-announce yung Lucky Sharer ng mga nanalo tonight. I-announce po ito next Friday. Ang ina-announce po natin tonight ay yung mga Lucky Sharers noong August 27. Last Friday po. At ang ating mga Lucky Sharers noong August 27 ay sina Leslie Del Mundo, Miss Catherine Bolor, at si Miss Christopher Lorente. Sa mga marami pong na-shares tonight, salamat po. Salamat po sa tulong. Yun po, Lucky Share for tonight ay i-announce po natin next Friday. Kaya abangan nyo po next Friday. Every Friday po tayo, 9 p.m. Magkita-kita po tayo ulit next Friday. 9 p.m. Miss Jane, huwag kang mawawala next Friday. Kaya, hello po, Miss Edith. Good night po. Si Miss Janeline, good evening po. Si Miss Jessica, good evening po. Sa atin po mga bagong viewers at sa mga pumapasok pa rin pong viewers, pasensya na po kayo. Tapos na po. Thank you po, Miss Cherry. Apo, i-share niyo po yung, i-send niyo po yung proof ng inyong shares ha, dun sa mga sumasali sa Lucky Sharer. Kasi last Friday po, may mga nagsisend ng messages. Sinasabi lang nila na meron silang na-share, for example, 90 o kaya 80, pero wala po silang proof ng shares. Na-invalid po yun syempre. Kasi kailangan po maipadala niyo po yung proof ng shares ninyo. At kailangan din pong makapagpadala po kayo ng proof na na-like nyo na po yung Facebook page ni Marco. Marco Antonio Panganiban. At na-like and subscribe nyo ang kanyang YouTube channel, Marco Antonio Panganiban. Kaya sa mga napakaraming shares for tonight, huwag po kayong mawawala next Friday ha. I-announce po natin ang ating mga Lucky Sharers ngayong gabi, next Friday. Thank you po, Miss Elvira. I-say love ko rin po kayo, Miss Elvira. Love. Hello po, Miss Elvira. Good night po, Miss Elvira. Good night po, Miss Elvira. Opo, yung mga messages po ninyo sa messenger, huwag po kayo mag-alala. Mababasa po nating lahat yon at sasagutin po nating lahat yon. Good night, Mr. Lucky. Lucky ka tonight. Good night, Miss Fatima. Good evening po sa ating mga bagong viewers na pumapasok pa rin po. Tapos na po yung ating FB Live for tonight. Pasensya na po kayo. Sana maka-join po kayo next Friday, 9 p.m. Every Friday po ito, 9 p.m. FB Live, Guess the Word. Dito po sa Facebook page ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Good night, Miss Avril. Good night, Miss Elvira. Say good night to Miss Elvira. Good night, Miss Elvira. Opo, yung mga sinend nyo pong proof ng inyong shares sa messenger, huwag po kayo mag-alala, mababasa ko po lahat yan.
Good evening po. Meron pa rin po tayong mga bagong viewers. Pasensya na po kayo ha. Tapos na po yung ating FB Live for tonight. Pero sana maka-join po kayo ulit next Friday, 9 PM po. Opo, nakikita ko po si Ms. Cheryl. Good evening po, Ms. Cheryl. Good night. Good night, Ms. Merce. Good night, everyone. Good night, Ms. Jessica. Good night, Ms. Lenny. Good night, Mr. Gerald. Good night, Ms. Lilibel. Sa atin po mga bagong viewers na hindi na po kayo nakahabol sa ating FB Live Guest the Word. Hello, Ms. Ivy Rose. Sana po next Friday maka-join po kayo ha. Tuwing Friday po, FB Live Guest the Word. Sa message ay sa Facebook page po ni Marco. Marco Antonio Panganiban. Good night, Ms. Babylin. Say good night, Ms. everyone. Babylin. Good night. Opo, Ms. Babylin, baka next Friday ikaw naman po ang swerteng mananalo. Good night, Ms. Cheryl. Good night, Ms. Eliabs. Good night, Ms. Ivy Rose. Good night, Ms. Marianne. You're welcome, Ms. Alana. Good night. Ayan na si Ms. Catherine Bolor. Opo. Congratulations, Ms. Catherine. Opo, yung atin pong mga lucky sharers last Friday, si Ms. Catherine Bolor, si Ms. Christopher Lorente, at si Ms. Leslie Del Mundo. Pasend lang po ng inyong GCash details sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban po. Congratulations, Ms. Catherine. Please keep on sharing po ha. Patulong pa rin po kami tonight. Thank you po sa ating mga masisipag at matatsagang nagsishare. Sobrang thank you po sa inyong support. Good night, Mr. Gian. Good night, Mr. John. Good night, Miss Cherry. Congratulations. Good night, Miss Lenny. Good night, Miss Catherine. Hello, Mr. Dre. Des. Good night, Miss Des. Good night, Miss Joan. Meron pa rin mga pumapasok na bagong viewers. Pasensya na po kayo. Tapos na po yung ating FB Live Guess the Word for tonight. Please join us po next Friday, 9 PM. Tuwing Friday po, 9 PM. Magpapakilala na po kami muli ni Marco para makapag-goodnight at makapag-bye-bye na po kami sa inyong lahat. Kasi po inaantok na po siya, naghihikab na. Pero kunwari lang po yan, naglalambing lang. Mamaya po ay maglalaro po siya ng matagal. Bye, Miss Avril. Goodbye, everyone. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At mag-goodnight na po kami. Good night po. Good night, everyone. Say good night, Lola. Good night, Lola. Good night, Lola Edith. Good night, Lola Edith. Good night, Lola Elvira. Good night, Lola Elvira. Good night po. Good night po sa inyong lahat. Oh no, I'm smiling.